kinausap na kami, nag-usap na kami nila direct, ng team, wala talaga ibang choice to play Gilly. Talagang kung hindi right away ang isang unang pangalan na ibinagsak, totoo ha, Agamulak. That's why nung nadirig ko na tumawag sa akin si Aga, and then sinabi niya na, ano V, totoo ba gagawin natin yung pelikula ito? Totoo ba gagawa tayo ng pelikula? Tapos sabi ko, oo Aga, tanggapin mo, dahil kung hindi, isosoli ko na yung kandila bilang ninang nyo ni Christine sa kasal. Sabi ko, pag hindi mo tinanggap to, babalik ko na yung kandila sa inyo ni Sherlyn. Kasi ninang nila ako sa kasal. Kaya tanggapin mo na to dahil gusto na kitang bakbakan. Yun yun, doon nag-umpisa yun. And now, ito na, tapos na yung pelikula namin. Si Aga, umusta na yung pag-uusap niya. So how can you just say no? Diba? When the film was offered sa akin, all I had to do was call her first, and then sabi rin ang project came sa akin sa table. Sir, tatawagin ko ba? Bakit hindi? Nakakausap ko siya parati. I mean, we're good friends, so I called her up and I just asked her a question. Gagawin mo ba to? Ikaw ba talaga? Tuloy ba talaga to? Sabi niya, yes. Sabi niya, yun nga, ganito, gawin mo to, ganyan. Hindi niya naman kailangan magsalita pa. Para I was just waiting for this time. So I'm just happy. Again, like what I mentioned a while back, I'm just the happiest to have done this film and to have done it again with Ms. Vilma Santos. It's just, it comes in threes, diba? So this is her third film. I'm okay. Done na ako sa buhay. And proud ako sa dalawang pelikulang ginawa namin. Ito, sobra ako proud kasi pangatlong ko. Ay, di ko lang naman. Ay, excited po ako. Salamat sa pagka-follow niyo sa akin sa pelikula ito. And if I may add, dadagdag ko lang, yung talagang napa-excite ako na talagang sabi ko, buwi na, mag-shooting na. When I learned also, na umuho si Nadine. Yeah. With all sincerity, Nadine, you know that. Nung malaman ko rin na okay si Aga, and then umuho si Nadine, parang sinabi ko, shooting na mukha. So, malaking bagay sa akin yon na talagang nakasama ko si Aga and si Nadine. And then, while preparing for the shoot, nalaman ko pa kung gaano kabibigat yung mga artista makakasama namin sa movie. So, the whole time I was doing the movie, kahit na I was feeling bad, nagkakasakit na ako, tuloy pa rin kasi na-inspire at na-inlove ako sa ating environment. Salamat. Totoo yan, kanyang sinabi nga sa akin kasama si Nadine. Sabi ko si Nadine, ang leading lady ko siya. Sabi, hindi, anak mo siya. Sano? Buti naman. Yun lang, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Jerry. Nag-meeting naman ako doon kasi it's ang nangyari lang kasi parang nagkaroon ng problema sa character na gagampanan ko. Yun lang yun. And then inayos naman. But I will be honest, while meeting with the movie, I'll say it, with Espantajo, I was meeting also with sila direct Dan regarding this movie Uninvited. But you know, the last thing kasi that I heard while they were preparing for the movie, because of course excited din ako to be with Judy Ann. You get me? I love Judy Ann. It's just habang inaayos yun, and I will be honest, nalaman ko na lamang po na sinubmit yung script sa first five para sa MMMFF. But unfortunately, parang hindi napasok. Hindi napasok sa first five. So it was also Attorney Joji who told me, go ahead and do the one of Dan, Direk Dan Villegas, because he is also my son. Sabi ni Direk Joji, do it and I promise you I will watch that movie. So doon po nang galing lahat yun. Daniel po, so talagang wala po
si Ate Bibo ang nagbigay ng istorya sa amin. Na napakaya po na po ang invited. Jimmy, if I may add, para alam nyo lang, kasi po yung uninvited, ito po yung dream story ko talaga. Marami po, kung titignan niyo po yung mga interviews ko nung araw, may mga interviews po ako na sinabi, V, kung magdidirect ka, ano yung gusto mong gawin? Matagal ko na po ang sinasabi to na gusto kong gumawa ng isang pelikula na nangyari lamang ng 24 hours. Na mag-uumpisa siya maganda, matatapos siya mukhang dilapidated na siya. Yun ang gusto ko. Hindi ko alam yung gitna. Paano mangyayari yun? Hindi! Paano mangyayari? Sila Direk at si Direk. Hindi ko naman sinabi yun. Hindi! 48 hours, 48 hours, 48. Basta sila Direk ang naglagay ng istorya sa gitna hanggang nabuo yung uninvited. Pinuo nila yung story para doon sa dream ko na nag-umpisa siya ng maganda, ganun, yun. Me and my big mouth. Yun lang yun. Bigla nag-edit ka, o bigla reverse. Thank you. Thank you. Gusto lang niya, ito gusto ko sa umpisa at saka sa dulo. Ikaw na ba at sa gitna? Dilapidated dapat. Specific instruction ni Ate V. At least we know what Ate V wants, di ba? And she got it. She got it, for sure. She, okay. Next question will come from Jessica Ann Evangelista of Enquirer. Good evening po, and then talking about that certain scene, that teaser that we saw a while ago. Ladies first? I guess I would start with the similarities. Medyo mahirap kasi sobrang polar opposites kami ni Nicole. So I think si Nicole kasi parang sobrang extreme siya na parang mayaman. Tapos alam mo yun, lahat ng vices ginagawa niya. And then in a way parang may hatred siya eh, towards her dad. And kung ano man yung nangyayari dun sa mundo niya. Ako naman, ano lang ako, chill lang naman ako. I'm okay with everything. Also, my relationship with my dad is not exactly the same. Pero ang similarity namin siguro ni Nicole, I would say, is parehas kaming palaban. That scene actually was really funny kasi every time after ng eksena, naalala ko merong mga adib si Kuya Aga na as in paglabas ko ng pintuan after the scene, tawa ko ng tawa. I don't know if it's gonna be in the scene or in the film, pero iba yung pakiramdam ng mga eksena mo si Kuya Aga. Medyo, hindi naman siya awkward. Parang I think if ever, if anything, mas natuwa ako na itawid namin yung eksena ng Gremlin. Pero I would say na medyo, you know, when you watch the trailer, parang medyo triggering siya in a way. I guess nakakatawa lang kasi knowing Kuya Aga, even in a short while, sobrang layo din ng personality niya kay Diri. Thank you. Wow. Thank you, Nadine. Another question for Ms. Vilma Santos naman po. Oh, okay. Ms. Vilma Santos, when you had the talk po in USC, I remember you saying that you would only accept roles with substance and you're not retiring from acting, but you will be selected when it comes to the roles that you will say yes to. So what may pressure po ba on your side to accept this role, knowing that you were best actress last year in the MMFF? Oh, yeah, that's very true. Kasi at this point in time of my career, ang hirap na akong humanap ng isang role na babagay sa edad ko at yung role that will challenge me. Kasi sa more than 62 years in the industry, parang ang pakiramdam ko, ang dami ko na rin nagawang iba't ibang klaseng character. And yung iba pa ulit-ulit na. So itong status ko ngayon, parang sabi ko, I don't want to do a movie para sabihin nila na meron lang akong ginawang pelikula. Kung meron man akong gagawing pelikula, I will make sure at this point in time of my career and my age, I will make sure that I will do a movie that I think
acknowledge me. And itong uninvited at yung role ko, palagay ko kahit paano na-challenge ako. Kaya nandito yung movie naming Uninvited. I don't think about winning the best actress last year's MMFF. Miski, when we were meeting about this movie, ang gusto ko lang, makagawa kami ng isang magandang movie na kaya namin ipagmalaki lahat. Yun ang nasa isip namin. Thank you. Thank you. All right. Thank you. Maraming salamat for the question, my dear. Sorry. Sorry. As much as we want to entertain all the questions, we're only given an ample amount of time. So in the spirit of fairness, one question per one question. Person na po tayo. Thank you so much for understanding. Next, we have Miss Ana Pingon. Kuya Aga. Kuya Aga. Boss Aga, medyo nawindang ko sa trailer kasi hindi ako sanay na nakikita kang masamang tao. Pero gaano kahirap o padali for you to accept this role? And gaano siya kadar? Okay. Gaano kahirap? O kadali? Gaano to accept? Hindi, with all honesty and all humility, hindi mo siya mahirap gawin pag ang kasama mo puro magagaling. It was really an experience para sa akin. I was just having fun on set. Masaya ko siyang ginawa. Masaya. Masaya magiging masama. Hindi, isang pelikula. I mean, nag-usap kami ni Direk kasi parang, kasi pag sinabing masama ang yun lang po yun. Sa pelikula. Pinag-usapan namin na huwag naman tayong gumawa ng masama. Typical, alam mo na, masama ka lang. Maganda rin yung kahit yung masamang, magsarta yung masamang minamahal ka din. Okay ba yun? Masarap yung masama ka, pero minamahal ka. Yan po ang ginawa namin dito. But really, de masaya po gawin talaga with Direk Dan Villegas. First time ko rin siya makatrabaho. Very open siya sa lahat ng kung anong gusto namin gawin. And then, in all honesty, again also, I have to say this. I've worked with Vilma already twice. Pabibigat yung ginawa namin pelikula. Si Nadine also, yung first time ko siya nakasama rito. Walang warm-up, no? Walang warm-up. Basta nakita kami sa set. Shoot kami. Mabigat ka agad yung eksena namin. Pero nag-enjoy kami, no? Masaya. Masaya gawin talaga. Lahat masaya. Marami akong masaya umuwi. Nakangiti ako pa natin dahil sa role na ginawa ko rito. So let's see. Kaya excited din ako mapanood po ninyo lahat. Hindi lang po ako. Meron na po gusto sabihin. Gusto ko pakilala po, nagulat talaga ako nakasama siya rito kaya tinanggap ko rito si Ketchup Eusebio. Nagulat talaga ako, sabi si Ketchup kasama mo rito. Talaga? Hindi pwede, hindi mo gawin itong pelikula ito. Tapos si Gio Alvarez, sinabi nandiyan din. RK Bagat, Shane, lahat sila. Ako mga kasama ko rito. Maraming salamat po. Thank you for the question, sabi ko sa inyo eh. Si Ketchup talaga. Ang sakit ng balikat ni Ketchup ngayon kasi feeling na buhat niya. Yung pressure niya dito, buhat-buhat itong pelikulang to. Nakaganon pa si Ketchup kanina pa eh. I can feel it, brother. Thank you. Pero feel na feel natin yung presence, of course. Thank you for the question. We got CWS Partless Congressman Edwin Gardiola joining us tonight. Thank you for being here. Thank you, Congressman. Thank you. Of course, we have Angka CEO, Mr. George Royeca. At ang pinakamamahal ko, MMDA Chairman Don Artes. Hello, thank you for joining us tonight. Okay, again, we are going to stick with that with the one question per person policy. And up next is Ervin Santiago. Sir Ervin. Yes, my question is for Nadine. Nads, paano mo pinaghandaan yung mga intense scenes nyo ni Ate B, tsaka ni Aga? I mean, yung mga bardagulan na eksena ninyo sa film. Paano pinaghandaan? Well, ako po
kasi ever since pag inaaral ko po talaga yung script, and I really try to put myself in the shoes of my character. Pero yung mga intense scenes din po kasi namin talaga, mahaba-habang rehearsals din. Especially because, you know, yung mga shots, syempre, mahirap yung paulit-ulit. So, I think, yun, a lot of rehearsing and a lot of, ako inaaral ko po talaga siya. Yeah, mahilig po kasi ako mag-imagine, and I think one of the skills that I have is I easily put myself in the shoes of my character. So kahit hindi ko napagdaanan or wala akong experience sa isang bagay na napagdaanan ng character ko, I'm able to parang nararamdaman ko rin siya. Yun. Thank you, Irvin. Up next, let's have Daisy Dizel of Talk Posh. Hello po, good evening po everyone, and congratulations ako for uninvited. For Direk Dan po, I would just like to know, how do you work with your actors to create the best performances, and what techniques do you use to ensure a film is cohesive and flows well throughout the story? Candidate number one. First, nagsisend ako ng notes sa mga actors, character nila, yung background. Tapos pati Zodiac sign nandun. Para lang may idea yung actors. Ano ba yung character nyo? Bukod sa interpretation ng script. Tapos, nakakatawa din sila din. Nagsend siya ng version niya nung ano. Na yung, talagang kumbaga, i-imagine niya talaga yung character niya, paano papasok sa scene, paano lalabas. So gano'n, on set kasi, since nag-usap na kami before, parang hindi naman ako masyadong ma-edit na on set. O, ayun. Pero, ayun, nakabaisagot, sorry. So, yun lang. Basta, you really have to work closely with your actors. Para nagkakaintindihan kayo, you're looking at the same direction. Thank you. Thank you. Next, we have Frances Simeon Mamey of PMPC. Good evening and congratulations to all of you. Hi, Ate B. Frances po. Ate B, you had an entry also last year, and you have another one this year. Does it mean mapapanood namin kayo muli on the big screen every MMFF, or you have other movies to do for next year that's not intended for the MMFF? Hindi naman. Thank you, Francis. Hindi naman, Francis. Nagkataon lang na naisali itong muling uninvited sa Metro Manila Film Festival. Again, if I may reiterate, when we were planning, conceptualizing the story of this movie, yung mga meetings namin, wala sa plano namin isali ito sa MMFF. Ang usapan nga lang namin talaga is to really make a good film, a good movie that we really can be proud of. Pero biglang sinwerte naman at naipasok sa MMFF at natanggap. So, not necessarily may plano naman ako yearly. Nagkataon lang magkasunod na when I met you in Tokyo, and then this year, meron akong uling movie na napasali yung Uninvited. So, siguro, baka it was meant to be. Ganun lang yan, Francis. Thank you, Francis. And here's us hoping to see you again next year. And every year. Thank you. Right now, let's have John Fontanilla of PMBC. Hello, Robby. Congratulations, everyone. My question is for Nadine Lustre. Nadine, how's working with such amazing and award-winning actors like Ate V, and then si Sir Aka, na sobrang umusay? Kinakabahan ka pa ba? Dahil alam naman natin kung gaano pa rin kausay na actors. Ay, ito dyan. Actually, nung pinitch po kasi sa kanila Direk Dan yung project, nakakatawa yun, una nilang ginawa yung sinabi nila yung mga kasama sa film. Tapos after nun, parang nabibigay sila ng synopsis ng kwento. Hindi pa tapos yung pag-explain nila Direk Dan nun. Sabi ko, Direk Dan,
Kasi, I mean, kailan ko ba masasabi na nakatrabaho ko silang lahat in one film? So, syempre, this is an opportunity of a lifetime. So, agad-agad tinanggap ko siya. I think, in the beginning, the first, siguro yung first shooting day namin, syempre pumasok ako sa, dumating ako ng set, medyo kabado ako. Kasi nga, bigatin kayo mga kasama ko. But then, everyone was so welcoming. Everyone was so nice, Kuya Agad, si Ate V. So, mawawala talaga yung kaba mo. And I think yung pressure and yung kaba na yun, just really turned to parang mas more on, just wanted, parang wanted to have a good time and wanted to do my best. And of course, to enjoy working on the film. Thank you for the question. Thank you, Tito John. Tito John. I'm the media of PNs. Okay, before we go to our next question, just one quick question para sa ating living legend, right? Here's Sir Tirso Cruz, the third. Sir Tirso, but kasama ko? I just want to ask your preparation. Kasi you are with the top-notch actors and actresses, the cast right there, right here. Paano po kayo naghanda? Kasi palagi ganun eh. What we're sensing is, diretso na agad, sapak na agad sa eksena. Meron pang bonding na nangyari, may session ka, or wala, diretso na agad din. Actually, it's an honor to be invited to be part of Uninvited. Agulon. No, but anyway, the one thing that I'm very proud of is talaga, every time I do a movie, yung nagkakaroon ko ng chance na makasama yung magagaling na artista, lalo na itong moving ito. Kasama si Lee, kasama si Aga, kasama si Nadine, and most importantly, the chance to be directed by Dan Villegas, which I would like to say, and I'm very, very proud to say na you get a chance to be directed by an actor's director. Ganun si Dan. So, he doesn't have many instructions or many qualities. Direct to the point, sasabihin niya sa'yo kung ano yung gusto niya at kung kayang itawid, kung kayang magawin. And every time you're given that chance, as an actor, you get more excited, you get more interested in whatever role you're playing. And you try to put your best foot forward. Dahil lahat ng kasama mo, naka-best foot forward lahat eh. So matatakay ka, even ikaw mismo na dalawin niya. Lahat may gusto patunayan panalo, no? Ganun. Ganun level. Ganun ang nasa na. Gusto pa umakyat, no? But if you're given that chance, why not? You have to take it. And right now, taking this chance to ask his question is... Irvin Santiago! I think Danny Vibas of okay. Tribute. It's okay. It's okay. Sir Danny Vibas. I'm here, yeah. I think my question is for direct Dan. You said, or anyway, you said the story happens in 24 hours. Does that mean you shot only in one location? There were no chances to do a shooting in a memorable location? And yeah, like that house, that's the only place where you shot in? Hindi naman po. Pero abangan po natin. Baka sa spoil eh. But there's no place that you shot in that was used in a movie for the first time. Walang ganun. Diba yung... Walang kayong pinagsigilan na ngayon pala nagamit sa pelikula. Kasi na whether it's famous or not famous. Yung location ko? Oo. Basta maganda yung location na. Okay. AKA, abangan niyo po. It really looks good. Maski namin sinabi sa isang lugar lang, ay isang 24 hours lang ito nangyari. Parang exciting pa rin. Salamat po. It is exciting. Thank you for that question, Sir Danny Vibas. In other words, secret. Yan, nakasagutan. Let's ask Glenn Simbonga. For the question, Glenn? Is Glenn here? I'll be here. Oh, there. Hi, Glenn. Okay, go ahead. Good evening. Para kay Ate B, kay Nadine at saka kay Aga.
Siyempre, kilala na kayong tatlo as multi-award-winning actor and actresses. Curious lang ko, paano yung pinaghandaan yung roles nyo rito na matatapang, tapos kakaiba, lalo na si Nadine na ano na namumutik-tik sa mura yung bawat salita. Yeah, actually, like what Direk Dan said nga kanina, as in, inano ko talaga siya, dinisect ko yung character ko. I put in mga information na usually hindi mo naman makikita sa script. For example, like the zodiac sign, I made a playlist for my character. Just to kind of figure out kung sino ba talaga siya, what she's all about. Tsaka excited po kasi first time kong magkaroon ng role na ganito, na palaban, mabangis, ganyan, rich girl, alam mo yun, anak ng mayaman, tapos yung environment pa niya is very toxic, very dark. So sobrang excited po talaga ako. And ano din, ang dami ding beses na kinausap ko din sa director at sa directa, nag-exchange talaga kami ng notes. Yun po yung mostly na preparation ko. It was really a lot of studying. Ate V, yes? Pinaghandaan? I'm sorry, ano ulit yung question? Paano pinaghandaan? Paano pinaghandaan yung role? Kasi kakaiba rin ito sa mga dati mo nalang nagawa ng movie. Alam mo yung sa akin siguro, sa totoo lang ito, di ba sabi ko nga, dream movie ko to eh. It's more of yung inspiration. Kasi nung last meeting kami, bago ma-approve na we will be doing this movie, na-inspire na ako kagad eh. Yun ang isang malaking plus factor sa artista eh. It's really nice to work when you are inspired. Kasi parang you're looking forward into something na, oh my God, this is something nice, maganda to, ma-challenge ako dito. Parang doon lang gagaling yung inspirasyon ko. And ang maganda lang dito, siguro if I may, please allow me, malaking karangalan po ang makasama ang team na ito. Nagmumula na dun sa amin kaysa sa director ng amin na set design kay Mick Tatad. Mick, hi! Na napakagaling po ng pagsa-setup namin. Lahat well-prepared, even our costumes. So, and I guess the presentation they did to me, nung nilatag po nila itong istorya dito sa akin, nung makita ko po yung photography, kay Pao, Pao, sa totoo lang yan, papalakpakan naman natin si Pao. Grabe, na-amuse ako talaga. Yung, kung pwede ko lang to sa inyo kasi, iba yung dito ang kulay, iba kulay dito. Ito, na-impress po ako talaga. At nangyari yun, Pao, maraming salamat. And nung inayos na po yung script ni Sir Dodo Dayaw, sir, nung meeting natin, remember? Nagtatanong ako sa kanya ng talagang ano mo ba talaga to? Kasi hindi ko alam talaga yung gitna nung dream movie ko. Hindi ko alam kung ano yung gitna. Pero pinuo nila Sir Dodo Dayaw. Maraming salamat po. At malaking karangalan sa akin na malaman ko din na makakasama ko yung nanalong best actress katay si Maria Rivera ng Sini Malaya, walang iba kundi si Gabby Padilla. Gabs, thank you. I love you. And then, kasama ko pa rin, of course, ang aming pong best friend, kasama si Tirso Cruz III. And then, I'm so happy when I learn. Ang dami kong kwento, ha? Bubuhin ko na. Malaking karangalan na magpuproduce pa ang Mentor. Ng anak kong si Papa P. So, nung ako tinatanungan anong script ang gusto mo, ang dami nilang pinitch sa akin, hanggang bandang huli, ano ba gusto mo? At ito nga po yung naisip ko. So, tapos po, malaking karangalan ko from Mentor, ay naging producer ko rin po, co-produce ang Project 8. Imagine with Direk Dan Villegas, with Direk Tonet Hadaune, and Direk Irene. With the deal with Aga, and then with RK, bagat sing first time, puro first time, so it na-inspire ako to be working with new blood. Kay RK,
o magkasama. Ibang high, ibang inspiration to be working first time with these actors. And then si Kecha. Ang galing-galing din ito si Kecha. Mga magagaling na artista, si Ron. And then all of these things, ito ang bumuo sa akin to be is si Cholo, kasama rin namin. Lotlot de Leon! Imagine, mga kasama ko sa pelikula si Lotlot de Leon. So, itong nagbigay ng inspirasyon sa akin siguro to do my best dun sa character na ginampanan ko for Uninvited. And sana naman nabigyan ko ng justice yung character na ibinigay sa akin para dito. So, inspiration ang naging ang bala ko para magampanan ko mabuti yung role na binigay sa akin sa Uninvited. Thank you, Ate B. Thank you. And si Aga. Okay. Kuya Aga? Sir Aga? I think he wants a response. Anaki, kasama pala ako rin. Yung maganda, yung sinabi ni Kisa, sabihin ko rin yun. Naging napakadali ang gawa ng pelikula. Yung kinikwento ko sa inyo kanina na madali siyang ginawa para sa akin. Unang-una ko sa the cast, no? All these great actors, good friends of mine, everyone here. And then, nakahanda naman ako talaga. Pero kaya ako tumayo na ngayon, kasi gusto ko nang bigyan ng parang talaga itong mga tao ko, Direk Dan Villegas, Dodor Writer, Paolo, and Mate, set the sign. Sa tagal ko na po gumagawa ng pelikula, nung pumasok po ako sa set, first day ko, doon ko nakita talaga na nasa ibang mundo talaga ako. Hindi mo na kailangan umarte, hindi mo na kailangan mag-isip dahil sa ginawa nila na sa pagsusulat, sa pag-iilaw, sa pagsigawa ng set namin. Pag nakita nyo, ano yung nakita nyo, yung kulay na yun, yun ang kulay talaga habang ginagawa namin yung pelikula. So hindi ka gagalaw, hindi ka aarte. Sasabihin mo lang yung dapat mong sabihin. So maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Yun lang po, thank you. Tumayo lang ako kasi kailangan ako po. Thank you, Sir Aga. Wow, this is really the best of the best. Correct. At saka it's nice to acknowledge the people behind. Yes, everyone working. And they're all very appreciative of one another. Thank you for being so generous and for acknowledging and respecting each and everyone's effort. So speaking of acknowledgement, we'd love to acknowledge our Cinema Exhibitors Association of the Philippines. Thank you for coming. Thank you for being here. Right here in our grandma's. Salamat po. Hello po. Okay, we're down to a few people left, no? And we shall continue with this, I think, of When in Manila. Hello. So this question is for Nadine. So Nadine, how has this project brought a different or a better actress in you? Well, I guess this is really a huge change from all the roles that I've done before. Because everyone knows me as, you know, someone who's parang rom-com, someone who does rom-coms, dramas, yung mga romance stuff. And my roles are always like yung mabait na anak, someone who's like, palapan. But alam mo yun, parang mabait na anak. Ganun palagi yung role ko. So lagi ako mabait. So this time, I'm happy because I was able to explore and try out a different style of acting as well. And I wanted to see then parang kung ano yung kaya ko pang gawin. Kasi this time around, as in sobrang extreme talaga yung pagkakaiba niya from my previous characters. And to be honest, it is parang something that I've always wanted to do kasi I wanted to see kung ano pa nga talaga yung kaya ko gawin and what other kind of genres or even roles that I can do in the future. And knowing me, you know, I'm very, I love exploring and I like trying different things. So hopefully from here on, sana naman mas maging dark pa yung next characters ko or I don't know, let's see. Pero it seems to me that I'm going the darker
other side of acting. Let's see. Well, at least for the roles. Thank you. Thanks, Nadine. Kala ko dark night, hindi pa pala. Pwede pa pala. Pwede pa. May pupush pa. Kakakulang itong si Nadine. Palaban si Nadine. Palaban, okay. Right now, let's next ask. We have from TV5, Von Bilinario. Hi everyone, congratulations po to all the production and the people behind this movie. My question po ay for Sir Ada, Ate V, and Nadine. Grabe yung tema no, na pinakitari ko sa trailer or sa teaser pa lang. But you as actors, how was it dealing with the dark themes of the movie? Ako, I'm not gonna lie, I love it. Personally, you know, when I'm at home, I turn on the TV, the first things that you would really see on my siguro sa streaming app ko would be like true crime, you know, like mystery, mga documentaries, horror, thrillers, suspense. So I'm not gonna lie, I really like it. And I guess I'll leave it at that. I'll let Kuya Aga answer. Doc Aga, how was it dealing with the dark themes of the movie? Sabi ko nga kaya, di ba masaya maging masama? Parang hindi, ibig sabihin, lahat na, in all honesty, lahat naman tayo, we have our dark side, you know. Mga Kristiyano lang lahat tayo, kaya balansi ang buhay natin. So, para mabigyan naman pagkakataon na ilabas mo yun sa pelikula, libre, gawin mo lahat yun. Na walang masasaktan dahil hindi tunay, napakasarap gawin talaga. Masaya nga eh. Ate V, siguro sa buong career ko, bihirang-bihira akong gumawa ng isang dark film. If I'm not mistaken, the last was Tagus Mandugong. This one, even if they're saying or they are considering this or we are considering this a dark film, but definitely, it's dark, but I enjoyed it. Kaya hindi siya dark. See, mo sabi mo sabi kasama sa dark. Dark daw siya, pero paano mo magiging dark? Eh, in-enjoy namin nung ginagawa namin ito. Maybe dark, maybe sa theme, pero at the end of the day, it's a movie. It's a good film. It's a good movie. Sana showing na talaga ito bukas. Thank you po. Congratulations. Thank you. It's nice though, exploring into that new side, that dark side. It shows the humanness, that certain gray area, not your typical plot, diba? So we're so excited. Sana bukas, December 25 na, para panood na natin to. But thank you, Vaughn, for the question. Up next, let's go to... From La Pochera Lovers, we have Matt Suzara. Hello po, good evening to Gabby. Gabby, grabe yung acknowledgement ni Ate V sa iyo kanina. And congratulations pala ulit dun sa win mo sa Cinemalaya. Anong feeling na part ka dito sa pinakamalaking star-studded movie ng MMFF? At lalo na ito yung pinaka-first mong MMFF din. Hi Matt, thank you so much. Hanggang ngayon po hindi pa rin nagsisink in na I have the privilege of being part of this cast and part of this team. I work very closely with Ate B in this, and I'm very lucky to see her work firsthand. Naintindihan ko kung bakit siya si Vilma Santos. Pero more than celebrating her as an actress, I feel like what I really loved was being able to celebrate her as a person, because I also saw the heart that she has and the way that she treats everyone on set. And that's not something that everyone gets to see all the time. So that's my favorite thing about working with Ate V. Love you, and I. Thank you, Gabby. Okay, this time, last three questions. Last three, okay. We move on with Melvin B. Tagulaw of Melvin of Manila. Is Melvin here? Melvin. Okay, maybe we go with Jude Cartalaba of the Modern Scribe, Lionheart TV, and ABS-CBN. Oh,
Melvin is there. Melvin? Hello. Okay. Congratulations in advance to this most awaited movie of the year. My question is for Ron. You've been part of two big movies. You have been with Malyani, then this is the second big movie. What are your learnings from the senior artist that you work with? Napakarami ko pong dapat sabihin ko na yung natutunan ko. Especially sa mga nakasama ko last year hanggang ngayon. Siguro yung pinakatamatak sa utak ko yung matuto kang makinig sa kung ano yung sinasabi sa'yo at lagi mong titignan yung karakter mo. Kumbaga, ilayo mo yung sarili mo dun sa karakter mo para mas lalo mong ma-portray lalo. At mapakita mo yung mabigyan mo ng buhay yung karakter. Ayun po. Okay. Thank you very much, Melvin. Thank you, Melvin. Gio and RK. Okay. Being also matagal na rin in the industry, what can you share with the other new cast of the film? What can you share with them? Share with acting or experience with the movie? Sa acting? Yes. Or your experience in acting in this movie? Kasi bawat scene, sa lahat ng dinaanan kong scenes, bawat scene, lagi kang, in general, pag ikay artista, lahat ng scene, dapat meron kang nababahang bawin para talagang... So, I think, tama yung sinabi ni Ron na dapat you listen. So, dapat observant ka din on how to... What to take home from the scenes that you do with, especially with the ones that are before you. Yan, yun sa ano, RK. That's your friend's stuff. Okay, RK. In terms of acting, kasi nagsisimula lahat before the take. So, sobrang thankful kami kay Direk Dan kasi nilatag niya sa amin lahat. Ng detalye ng bawat character. Kasi tama yung sinabi ni Kuya Aga na hindi mo na kailangan umarte. And everyone was in their A-game na you just have to react to every scene. So, sobrang nakakadala, lalo na mga eksena ko kay Kuya Aga. Thank you very much for being generous. Yung collaboration namin sa mga eksena, napakaling direct dan, maraming salamat. So, in terms of acting, minsan, akala mo, yung last project mo, nagawa mo na yung may mga nagawa kang tama. Pero pagdating mo sa day one, parang kailangan mong itapon lahat yon para mag-absorb ng mga bagong lessons from, especially from our seniors. So, again, I'm very, very thankful to be part of this cast and yun lang. Thank you, Ed. I think it is catching us. Okay. All right, thank last you. Question. Last person to ask a question for this match. Okay, we got 20 more batches later on. I'm just kidding, okay. Last to ask is John Bueno of Kumagaw. Okay, John? Is John here? Hi, John. Oh, hi, John. Gulat sila. What? Hi, good evening. Well, my question is actually for the producer, Sir Brian. Sir, judging from this particular press conference and the movie that you put up, the ones that we're seeing on screen, I can just imagine how much this would have cost to produce. I'm not going to ask the price, because that's going to be given. But what I want to ask you is, I mean, what comes into your mind to actually produce these kinds of projects? And what makes you keep going on doing this? Thank you. First is, I'm actually very fortunate to be in this position. Tapos, ito yung part na you will never have to move back.
And then, with this kind of story, with this kind of cast, with this kind of group, minsan lang ito mangyari ba? Kung papalampasin pa namin ito, hindi pa mangyari sa buhay no, sa buhay mo namin. But basically, the first important thing kasi, mahal na yung sine. Tama? So you want the audience to really make sure na every peso nila, yung pinaghirapan nilang pera yung pagbabayad sa sine, is worth it. Diba? So with this cast, with this crew, with our director and all, kami po all out kami sa Mentor Productions because I think the Filipino audience deserve a film like Uninvited. And we're not yet done. We're just starting. Sir, would you consider this your dream project? It is a dream project. You know, I've seen Wilma Santos growing up. A dream to actually create a film together with her. And by the way, she did not just act on this film. She was a collaborator. She is very important to the entire film. Alam mo, from assisting all the actors, lahat, alam mo yan, alam namin, pinapauwi na namin yan. Hindi uuwi yan. Hindi na iiwanan si Nadine sa set. Kahit hindi na sa kailangan. Pero kasi alam niya yung halaga niya na may bibigay doon sa pelikula. So that's really, ano, yun yung talagang napaka-important at tawag dito, fulfilling for me because it's an opportunity. Very often. Sino sa sipingin nyo, gano'ng kadami na producer ang mabibigyan ng ganitong pagkakataon, diba? And to do a dream project of a Wilma Santos, which I didn't you will, magpapalampasin pa natin ito, wala na, diba? So talaga kami dito, all out kami. So lahat ng ano rin namin, may mayayari, roll over dito, and kita nyo naman, hindi namin kayo papahiya. Congratulations. Thank you very much, Brian. Thank you. We have super duper last question. May pahabol, may gate crasher. May pahabol. Ito talaga yung totoong gate crasher sa Q&A na ito. Jun Cartalaba, ano yung last question natin for this evening? Good evening. I'm going to address the question to Brian. Sir Brian, given the fact na you're attracted to doing the project because of the star for all season. Apart from elevating the Filipino movie sensitivity, what are your other goals in doing gripping stories like this? Ito kasi parang ito yung mga, siguro sa akin, we'll have to create our own market niche with Mentor. And hindi na namin kayang pasukin kung saan pagaling na yung ibang produksyon. So we wanted to show the Filipino audience, and of course, not just the Filipino audience, but the world, he can do this kind of stories also. And I think we've been secluded for a long time. Ano? And napakahalaga na, lalo na itong Uninvited, akala nyo is just a thriller. Pero napakarami ng gusto ko sabihin ng pelikula ng ito. Ayan, so pag napanood nyo, maliliwan namin kayo. And those are the things that we really wanted to take on. Projects that we really wanted to take on with Mentor. Na kakaiba at saka provoking those smart conversation. And I think Uninvited has all of that intelligence. And that is the final answer that we will be accepting. That wraps our Q&A. Yes, maraming salamat. Palapakan po natin the cast of Uninvited. And syempre the crew. The crew as well. Maraming salamat for taking the time to answer all the questions. I know it was a lot, pero ang ganda. And also, hintayin natin yung partnership with Warner Brothers in the future. Okay? Abangan natin yan. Ano? Alright. And this time, everyone can't wait to watch this film. Tulad na sinasabi ni Sir Aga, sana December 25 na bukas. Sana mapanood na natin ito lahat. And with that, we'd love to invite Ms. Nadine, Sir Aga, and Ms. Vilma. And Sir Dan, actually, to lahat. Okay. Okay. Everybody can have the chance to invite.